Siyempre, ang dami nating platforms na napapanood. Lalo na po, ito na ilang araw niyo po kaming message. Ito na sila. Parang special encounter, special engagement ito. Buong pamilya nakatutok na sa kanilang television, sa kanilang po mga transistor radio because nandito na po ang pinaabangan natin na sina Ding Dong Bahan and Patrick Ramirez, ang Dong Pat. Helloing! Hello po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sabi ng mga po, sabi ng mga listeners sa ating Teleradio Servicio YouTube channel, Evic Radio 630 ang tagal. Sobra! Ito na po. Ayan na po sila. Pero unang-una sa lahat, welcome to the program. At kamusta anong feeling ninyo na right after your Pinoy Big Brother journey, now you're back dito sa outside world? Well po, very happy dahil nakakakita na kami ng mga tao, nakakain na kami. Takot din naman yung kasama nyo doon. Hindi po, I mean, other than housemates na kasama namin doon. And syempre, nakabanding na namin yung families namin. Yes. And even our dogs, so, Yes. Happy na dahil wala nang violation sa bahay. balik na kayo sa outside world. Yes, pero kamusta naman, paglabas nyo, now that you're having this kind of yung attention, of course, diba? Pero parang sanay naman kayo. Kasi diba before, mga nagsosocial media content creators din kayo. Yes. Well, iba pa rin po kasi yung experience pag pumasok po kayo sa bahay. Then, paglabas po, iba po kasi yung tanggap po ng tao. So, nakaka-overwhelm. And, syempre, flattered din po kami sa pagmamahal at support ang binigay po nila sa amin. Oo. And it's another lens sa amin na despite na nakapag social media na kami, iba pa rin yung national TV. So, maraming na-introduce sa amin na new people also and we're very grateful na makilala din sila. Correct. Yes. How would you compare your experiences na nakuha ninyo sa loob ng bahay ni Kuya compared dung nagsosocial media live streaming kayo? Kasi di ba yung engagement ninyo real time, for example, at nakikita nyo talaga na dinedare pa kayo at yung mga memorable experiences sa loob ng bahay ni Kuya. Ano po, sa loob po kasi ng bahay, kahit may mga challenges po kaming ginagawa. Ano po eh, malaking bagay din po yung wala po kayong social media. Dahil, yun po, nakakapag-focus po kayo sa task na ibinibigay. And, yun din po, somehow nakatulong po yun dahil hindi po kami na-aapektuhan sa kung anong pong sinasabi ng mga tao po sa labas. And yung experience kasi sa loob, feeling namin nasa resort lang kami na parang may okay, pool, Airbnb. Very ano lang siya, parang staycation lang namin. So, wala kaming nakikitang any negative sa feedback ng social media. So, mas na-enjoy namin siya. So, ano din siya, it's a different kind of experience talaga while we are inside in the PBB house. So, bago ito para sa inyo. Yes. This is something new. Question, gaano, diba, tama naman ako, diba, you guys are in a relationship? Yes po. Gaano na kayo katagal na in a relationship dalawa? Like, before entering the house pa? Ikaw na. Officially, 4 months. Pero yung... Ay, bago lang? Opo. Pero yung building ng relationship, one year naming binild talaga. Ay, ang ganda nun, hindi sila nagmadali. Kasi di ba uso ngayon yung konting chat-chat tapos parang feeling nyo kayo na, ano, situationship, di ba, yung ganun. Pero kayo, 1 year yung building tapos official, 4 months na kayo. Actually, 5 months na sa 1, sa September. This calls for a celebration. Yes. Fireworks. Oh, yeah. Fireworks. Wala ka. Oh, ina, that's so joy. Ako, I'm really very interested to know. Kasi alam niyo, sa site... Sa society kasi natin, di ba? Basically, ano pa rin tayo? Conservative pa rin. Meron pa rin tumututol sa ganitong situationship, di ba? Pero kayo, parang naging pambansang tagapagbukas kayo ng ganitong sitwasyon dahil tinanggap agad kayo, niyakap kayo, pinapasok kayo sa mga puso at tahanan ng bawat Pilipino. Lalo na pumasok kayo sa bahay ni Kuya, mas lumawak pa. Ano yung pakiramdam? In-expect nyo ba na ganun kayo? Kasi, alam ko, kahit kayo noon, naalangan kayo, paano kaya tatanggapin ng parents natin? Kasi mas diba sinanggap marami kayo ng buong Pilipinas. Sobrang diba? Pamusga. Oo. Unang-una, mahirap talaga siya gawa ng, it's a national TV. Mm-hmm. Pero yung vibe namin kasi sa loob, parang we're doing it na nagbabahibahayan lang kami. Mm-hmm. And then,
nung ito na lumabas na kami and merong mga taong tumanggap sa amin, especially mga mommy, mga OFWs, yes. Parang iba yung acceptance and love na experience namin even right now. Tapos maraming mga babae, even nga mga boyfriend na nakikita namin sa social media na yung hetero talaga, pero yung boyfriend nila affected nung lumabas din kami. So maybe yung pagiging eye-opener din nung pagpasok namin sa bahay, it's not just a challenge but also a responsibility. Pero commitment namin is to really inspire the people na nanonood naman sa amin. I'm bringing up. Yun ang kinakatok. I was about to say that. Nakakatuwa. Kagaya na sasabi ko, how you speak out your mind, ibang-iba eh. Tapos alam mong napaka-sincere, very careful ka dun it sa mga sasabi. It all comes from the heart eh. Oh, ano ba? Diba, somehow that's very true. When you speak from your heart, that's really different, di ba? Yung sincerity nandun eh. Kaya siguro kayo minahal at mas minahal ng inyong tagahanga nung wala pa kayo sa bahay ni Kuya. Lalo pa, more so ngayon, di ba? Pero kayo sa sarili nyo, na-observe nyo rin siguro ito. Kunwari, kahit kami, kunwari pag on-cam kami, pag nasa ibang studio kami or pag gagawa kami ng pelikula, iba yung kaaming, teka, paano ba ako? Nag-a-adjust. Yes. Paano kayo, if there is such a thing na adjustment sa inyo, paano yung transition ninyo from simpleng, uy, cellphone, kumakain kayo ng chicken, no? Tapos may magre-request, uy, ano mo daw, ganyan-ganyan, to national TV, tapos celebrity na kagad kayo. Paano nyo tinanggap yun? Paano yung transition? Meron bang challenge? Meron ba yung bigla ka na nagulat? Uy, are we ready? Was there even a point na, naduwag ako? Parang ayoko na. I'll go. Well, meron po. Kasi mahirap po talaga siya. Pero outside PBB po, ano po kasi kami, like, ako po personally, mahilig po ako mag-video, gumawa ng content. Tapos, yun pa yung nag-out po kami sa public. I mean, gustong-gusto ko po yung sineshare yung love story namin. Kasi, ano po eh, lagi pong sinasabi sa kanya na wala naman pong masamang magmahal. As long as na mabuti ka sa kapwa mo, wala kang tinatapang ibang tao pa. Bakit natin ililimit yung sarili nating magmahal? Parang ganun. Tapos yun po, yung transition po, going sa PBB, challenging po siya. Kasi, ano po eh, like, yun nga po, walang sockmet and maraming limitations po. So, kailangan din po namin mag-adjust kasi nasa national TV po kami. So, ayaw naman po namin maging like yung example ng LGBT na yun po. Kasi nga po, dito po sa Philippines, hindi pa naman po totally tanggap. So, careful din po kami sa mga actions na ginagawa po namin. Totoo, di ba? Bongga. Pero natakot kayo, di ba? Kasi syempre, kahit hindi naman sa PBB eh, kahit naman hindi sa loob ng bahay ni Kuya, di ba? Kahit sa ibang, kung saan ka mang larangan, di ba? Basta sa Pilipinas, sabi ko nga kanina, marami-rami talaga ang very judgmental, lalo na sa mundo ng social media, di ba? Natakot kayo kasi syempre, that's the ano eh, ang kwento ng totoong buhay, ang teleserye ng totoong buhay, di ba? Ang Pinoy Big Brother. Natakot kayo na baka mamaya magkakilan, yung may mga bagay pa lang, hindi pa pala kayo alam sa isa't isa, dun yung na-discover, tapos maging hudyat ng ano, ng awayan, mga ganun. As mag-partner, ha? As mag-partner. Well, nung una po, yes, kasi po, kilala po namin isa't isa eh. Alam po namin yung strength and weaknesses. Yes, yung mga flaws namin. And yun din naman po yung minahal namin sa isa't isa kasi hindi naman po kami perfect. So, yun po. Siguro, mas naging protective po ang ako, lalo po sa kanya. Sorry, Tokati. Ang ganda-ganda lang nung dahil alam namin at kilala namin ng isa't isa yung flaws, yung mga ganyan. Makinig! Oh, that reminds me, nakalibot ako mag-floss ka nila. Iba yun. Dental floss yung okay. That's my floss. Sorry to cut you. Sobrang sarap lang pakinggan. Alam mo, kung may mga parents, may mga tito at tita, lolo at lola na nakinig sa this is something new to them. Diba yung gantong klase ng story, bago sa kanila ito. And then going back, nakilala nyo naman ang isa't isa. Ayun po, parang pero, nung una, natakot. Pero sabi po namin sa isa't isa, ano po eh, maswerte po kami kasi yung magulang po namin talagang tinanggap po kami at pinalaki po kami ng mabuting tao. So, bakit po kami matatakot kung yung family naman po namin is tanggap po kami? Grabe naman ang titigan habang partner talagang sana the all. Connection there. And siguro po, ang isa lang naman pong kinatakot namin, maybe our parents po not ready na makareceive ng hate comments bash towards us. Kasi kung kami lang naman din po yung tatanungin, we're very strong and we can parang accept yung mga ganong comments but not our parents. So, yun lang yung inaalangan namin. Baka takot naman talaga silang mabully kami. So, yeah. Ako, ito kasi yung
naglalaro sa isip ko ngayon. Para to sa lahat na nag-aspire noon at maraming taon na mapunta sa Pinoy Big Brother house. Karamihan, if not 100%, papasok sila sa bahay ni Kuya dahil gusto mag-artista. Gusto nila magkaroon ng career. Kayo, nung pumasok ba kayo, yun yung ding intention ninyo. Pero nung nasa loob kahit lumabas na kayo, ano yung major realization nyo? Ano ang bahay ni Kuya para sa inyo? Okay. Time starts now. Ay, nawalan. Kasi para ma-realize din ng mga tao na ngayon umaasa pa, bakit ako nakapasok ng bahay ni Kuya? And they might learn from you, from your learnings din, yes. Di ba? Oh. PBB is not all about artista search kasi. And nagkakataon lang na maybe yung hinahanap na character, eh yun yung nagki-click sa masa. Pero yung moment na sabihin na mag-aartista lang, actually, kung may mga babalikan din mga clips doon in moments doon, we always ask the housemates, parang ano bang dream mo for this? Do you really want to be an artist? And kung ang focus mo lang kasi is to really enter showbiz, parang for me, personally, ang babaw lang nun kasi PBB is a reality show. It's not a charity show na dapat you will be nice para people will love you. Kasi nga ang Pinoy Big Brother, hindi Pinoy Big Best Friend. So, yun lang yung pinaka, parang best description para sa mga tao maybe na they really want to enter and it can be a big stepping stone for them. Pero PBB is not all about, di ba, getting to know sino yung next big stars. Nagkakataon lang kasi not even all the big winners are best actresses and actors in the industry. So, yeah, nagkakataon na maybe yung minamahal sa amin is really the personality, the character, how we interact with our fans and the people. So, yeah. And we deserve to hear that kind of answer. Kasi hindi lahat, di ba? Because not everybody can answer the question na correct. Based on their experiences correct. Inside the house. Yung we realization. Can give comments, opinions, but of course, di ba, wala naman tayo dun sa kanilang mga paa. We're not in their shoes to answer. Wow. Yun naman. Yun naman. Chaleng, bring yan din. Kailangan mo may bell. Ganon. Baka sabihin nila, ano to? Oh, ikaw, Patrick. Patrick! Iba! For me, yun nga po, tama po yung sinabi niya na hindi lang po sa pag-artista umiikot yung PBB. Kasi po, pag ang goal mo lang po is mag-artista, parang malilimit din po ilabas yung ugali mo sa loob ng bahay. Kasi, syempre, ang PBB, dapat po talaga magpakatotoo ka. So, pag ang goal mo lang is mag-artista, parang somehow, hindi mo papakita yung buong ikaw. Pero kami po kasi, ang gusto po talaga namin is to inspire people po talaga. Especially sa community. Kasi po, marami pong kagaya namin na takot pa rin po ipakita kung paano magmahal. Kasi po... sa Espanya, marami nag-holding. Pero well, yung mga nakikita po namin ngayon, konti, pero unti-unti nagkakaroon. Kaya... Pero good thing kasi, diba, you, both of you, naging parang example kayo na hindi naman dahil kami ay in a relationship, ganito, ganyan, na mga komento nyong hindi magaganda, diba? Meron kaming mga gustong gawin sa buhay, mga gustong patunayan sa buhay din. And love has no gender naman talaga. For the more chika and showbiz updates, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel!